madali lang yan, mangingi kayo sa mga kamag-anak nyo kung nakaagad. I'm sure marami nang tatago doon. Ang ating speaker, pagbigyan po natin ng masigabong palakpakan si Professor University, in terms of population sa buong Pilipinas. Para hinakot mo yung mga ano, para sa ganoon. Kaya, meron na rin. Good morning po. So I started in high school pa. Siguro mga 13-14, pero hindi ako collector talaga. Naglilinis na ako ng mga gamit. Nakita ko yung collection ng nanay tatay ko. 40 cents lang. And I found them cute. Pero nakalagay lang sa sobre yung isa sa akin. And then, no high school, so, meron pala akong staff club no high school. Hindi ko alam. Pero no fourth year, pinapakita ko sa kanila. Tapos yung mga klase ko, ang pengen ng tema. Kaya hindi ko naman ako anong value. So, sige, ito lang tayo. Kasi yan. Hanggang sa no first year college, I started joining through a classmate, si wala nga rin kasi sa PUP. Introduced me to the YPS or the Young Philatelic Society. It's one of the organization dito sa House of Pilipos. So we have our meeting before dun sa taas, third floor. Nandun pa yung dating library bago nilipat dun sa Bicol. I've also been a member of the International Philippine Philatelic Society, IPPS. Online nga lang. Mahal kasi yung bayad sa kanila. So, from 1993 to 1996, I've been active as a stamp collector and na-introduce sa akin ang concept ng philately na it's not just about collecting stamp, it's also about studying the stamp, the history about the stamp, the background of the stamp, anything about the stamp. So, in 1995-96, I started joining exhibitions, gaya ng nakikita niyo dito. Although yun, competitive exhibitions, meron mga rules na kailangan sundin. So, organized by other national organizations also. We have the Naga Philatelic Society, the Cebu Philatelic Society, the Philippine Philatelic Federation, APO Philatelic Society. So, fortunately naman, nananalo kahit na bronze, vermin, yung pinaka ano ko yung gold award, which is the top award nung nasa hindi ko lang kung ano yung competition, pero nasa Cebu sila, organized by the Philippine Philatelic Federation. And I was able to join one international stamp exhibition, yung World Youth Philatelic Exhibition. Okay, dalawa pala. World Youth Philatelic Exhibition in 1996. Which I won a bronze award pala, sorry, bronze award. Inanap siya sa Indonesia. Swerte nung staff, saka punta siya ng Infanto, ako hindi. At 2013 naman ako punta doon. And then yung isa, yung ASEAN Fest, that was in 1996. One of the first philatelic exhibition na in-organize, sponsored by Philtos and the Philatelic Federation ng Indonesia. Inanap sa Mega Mall. Unfortunately, hindi na nasunod yun. The last ASEAN Fest na inanap sa Philippines was in 2017, last year. So, after 20 more years, walang competition yung invitation. Nakita-kita yung mga founding, ano, on the officers, members ng YPS na nakita-kitahan nito kasi hindi na-active lahat. So, what I will be presenting to you now is a lecture guide that I got from the Canada Post. Merong society si Canada Post, ang tawag sa kanya, Stamp Travelers Club. I joined that. Libre lang. Pupunta kayo sa sinulatan ko lang sila. And then I'm interested to join the or the club. So, pinadala nila ako ng isang kit. Nandun rin yung guide on how to start the stamp collecting. Kasi kahit member ako ng YPS, wala ko idea on stamps na kailangan pala may album, kailangan pala may kapito. So, mami makita niyo yung mga kailangan. They gave me stickers, they gave me a first day cover. I'm not sure now kung meron pang club. So, yung lecture will be based on that. So, simulan natin.
concept is a beginner's question. So yung mga, alam ko hindi lahat dito nagko-collect ng stamps. So sino yung mga hindi pa nagko-collect ng stamps? Ang dami, no? Almost half din, one-third. So just to give you an idea on how to start collecting. So unang-unang tanong, what should I do first? Ano ang dapat mong gawin? So basically, ang una niyong gawin is to talk with other collectors. So this is one good venue to start that. Kausapin ng mga collectors or time collectors. Probably dito kung may... PhilPost is hosting two organizations dito. Yung Apo Philatelic Society, they meet every first Sunday of the month. And yung Pilipinas Stamp Collectors Club, every third Sunday of the month. Fourth pa sila. May fourth pa. Philippine Philatelic Club. Oh, nabuhay ko. Matagal lang nawala yung Philippine Philatelic Club. So, pang-apat naman sila. Every Sunday, start at 1 p.m. and they end at around 4 or 5. So, normally, auction. Pero, sa YPS kasi noon, before the auction, we have a 30-minute lecture about stamp and how to handle. So, kumbaga pa, how do I take care of yung mga techniques kung paano. Okay. Now, since technology-oriented tayo, you might want to look into the FB groups. Hanapin nyo lang, Stamp Club, Stamp Discussion, Philatelic Discussion. But you have to be careful lang kasi may iba doon, international. But it's also a good group to join in. Pwede kayong magtanong about stamps, how do I care about stamps, or kung meron kayong mga, meron bang stamps na tungkol kay Cinderella? Meron bang stamps ng Harry Potter? Yung mga tipong gano'n. So, pwede nyo silang tanongin. Also, you might want to read a few books about stamp collecting. So, these are some of the titles. I have the... one. Okay. I got this in 1999. Okay. So, sa National Bookstore po siya, it's around 230. Ang alam ko, there's a new edition, 2014 edition of this book. It contains discussion about stamps. So, graphic naman, maganda yung book. Very informative. Okay. Now, last year, nagkaroon ng Big Bad Wolf book, ano, lalo na. So, isa yun, yung Stamps and Stamp Collecting na encyclopedia. I was able to buy one copy of that from the Big Bad Wolf. Unfortunately, hindi na ganun kadami yung mga books about stamp na binibenta sa National Bookstore, which is one of the biggest bookstore dito. And then, Miriam Webster. Yeah. So, ano na lang, hanap na lang. Or kung yun nga, kung magkakaroon na mag-sale yung mga nagkaroon ng mga books, eh, you might want to look into and find some books. Okay? Also, you can check the internet for information about stamp collecting. So, you can go to Google, yung how this works ba yun. YouTube, meron din. Okay? So, may mga videos na tayo na po pwede nyo gamitin. Kung wala kayong, kung hindi pwede yung unang option na makipag-usap sa mga collectors. Okay? But wait, magkukulik nga ba ako ng stamps? Anong kukulikin ko? Parang lahat ba kukulikin ko? Okay. So you have to think about it. What do you want to collect? Would you like to collect animals? Okay. Or are you interested with flowers? This is one of the first issued stamp ng Philippines depicting a flower sa pagitan. Or you would like to look into sports. Okay? Kung pwede rin namang holidays, seasons. Like this week, meron Diwali festival. Okay? So there are stamps that depicts that. Or you can look into insects, butterflies. I collect butterflies. So yung mga sinasali ko sa exhibition, it's all about butterflies. Okay? So I don't look at any other stamp. Pag may auction, nakita kong butterfly, atin ako, wala ko nakita, hindi na ako atin na auction.
yung sabi ko kanina, Harry Potter, there's also some stamps that shows Harry Potter. Kung nababasa niyo yung mga bansa kung saan sila galing, okay? So may mapapansin kayo may merong walang pangalan. Or may iba interested sa ships, airplanes, kotse, famous persons, or yung iba naman, nagko-connect sila dahil lang sa yung stamp ay triangle. So, usong-uso ngayon yung mga stamps from countries na nagbibibig ng triangle na stamp. Now, second question natin, what do I need besides the stamp? So, I know how to talk with people, alam ko na magko-collect ng stamp, alam ko na kung ano yung kukunin kong stamp, pero what do I need? Basically, ang una natin is scissors, good pair of scissors. So, kahit pang bata pwede. A shallow pan. Okay? So, mamaya natin malalaman para sa inyo. And then, we have a stock book. Mayroon bumili ito sa Philippines kayo. But there's a place in Binondo. Biyahe lang kayo. Yung Time Trading. Okay. They still carry a stock book for that. I was able to buy and purchase a stock book. Pinadala ko sa Iloilo. Yung sinabi ko, uy, meron pa sa stock trading. Merriam-Webster also have some stock books, pero hindi lahat ng branches. Yung nasa Binondo lang ang nakita kong merong stock book. Okay? Yung iba naman, gumagamit ng stamp album. Ang stock book, ginagamit natin for temporary storage of stamps. Pero yung pang-display talaga, ilalagay natin sa stamp album. Okay? So we'll talk about it later. And then, the most important, stamp tongs. Hindi po sure din natin tweezers, kasi ang tweezers natin medyo may, parang may edge. Ito medyo may flat. Okay? And a magnifying glass. Okay, so any magnifying glass that can help you see the details of your stamps. Okay? Now, pansinin ninyo yung itsura ng ating mga stamp tongs. Iba-ibang itsura. Depende rin sa expertise or ano ba? Kasi may iba, lalo na yung pinakadulo, yung manipis. Para yan sa mga bihasan ng gumamit. Kasi pag baguhan ka at nadiin mo, mabubutas yung stamp. So I stay away from that. Hindi ako sanay. Mabubutas. So for beginners, we advise the flat one, the bigger one, yung nasa pinakataas at pangalawa. And then for the medyo advanced level na, yung pangatlo dito. Okay? Pero yung pinaka-tip, nakita niyo yung nasa kabila kung paano niya hinawakan. So parang ano siya, extension ng finger niya. Now, flat yung ginagamit natin. Hindi siya ordinary tweezer. Pero nung nagsisimula ko, I use tweezers. Doon ko napansin na pag ginamit mo siya, nagkakaroon ng marka yung stamp. Okay? So may tendency na mapunit pag hindi na naman siya. Saan nakakabili? Wala ko nakikita ng tweezers sa Philippines. Pero, online, kadalasan. Pero merong sa Daiso, merong mga tools na ginagamit for electronics na yung tweezers nila ay flat. Walang ridges, tapos walang edge. So, pwede siyang gamitin. Kailangan walang ridges, wala yung parang effect. Otherwise, kakapit sa stamp. So, shampoohan na lang. But again, yung sa akin, I bought mine abroad. Before, meron kami isang member na nagdadala ng items from US punta dito. Unfortunately, nawala yung gamit ko noon. So, I bought again abroad na rin. Now, also, you would be using hinges. Okay? Stamp hinges. Pansin niyo kung paano siya ginamit. And stamp mounts. Pero hindi naman to kumbaga hindi naman to required. Kung medyo advanced ka na, kung gusto mo nang gumawa ng album, kasi may iba, okay na sa kanila yung stamp book. Pero yung iba na gusto talaga album, like, I stopped collecting
from 1996 to 2016. So I stopped for 20 years. Although in between, nung nagbiyahe ako sa Japan, I bought stamps. Pero for the sake of buying lot, but yung regular na hindi. So nung matend ako ng walk ni, ano, ni Renz dito sa Met, doon lang bumalik sa akin yung interest na, ay, sige, balik ako yung stamp. So I started to collect, sabi ko, I won't collect butterfly muna, I will collect the Philippines stamp. Trying to complete, pero mahirap kasi yung early. I was able to, siguro mga 1/8 na ako ng Spanish, pero mahirap. So nasa from 1946 to, 1940 to 1980, mga 90% tapos na ako. So I made my own album, doon ko din itikip. Pero hindi ako gumagamit ng hinges, I use mounts. Kasi what I collect is all mint. So mamaya natin pag-usapan, ano yung mint? So where do I find stamps? Saan kayo kukuha ng stamps? Saan kayo makakakuha ng stamps? Okay. So unang-una natin, new stamps, new issues. Ibig sabihin yung mga bagong labas. Like for this one, we have the Philippine Lakes. Kalalabas lang ito last week, tama? Nung nag-launch ng exhibit, November 5. So, may nitinig pa ang baga sa press. So, for the new stamps, you can actually go to, saan pa ba? The postal office. Okay. So, sa post office natin meron. Even kung nasa provinces, si Ma'am kanina sabi niya nasa taga-Bulacan siya. Meron pa bang mas malayo sa Bulacan? Last week, may umattend from Lawag. And nakuha ko na may mas malayo. So, kahit sa provinces, meron mga stamps. So, you just ask, meron po ba kayong bagong issue na stamp dyan? Kadalasan kasi alam natin definitive lang yung mura. Pero meron din tayo yung medyo high value. Now, pag sinabi natin mint, ito yung hindi pa nagagamit, meron pang original gum. Now, kapag mint, bawal na bawal hawakan. Parang computer screen yun. Malinis. Dinudot mo. Anong naiiwan? Yung marka ng fingerprint mo. No? Ganon din yung stamp. Pag hinawakan mo yung stamp, oo, sa harap, baka hindi makita. Pero dun sa gum, makikita yon. After a few years, makikita nyo, naiitim na yon. Nagmamark yung oil dun sa mismong stamp. So that's why we use the tongs to touch or to hold the mint stamps, okay? Now, saan pa yung pwedeng bumili? Merriam-Webster. Promotion. Dito lang kasi talaga kami nakakakita ng mga stamps na po pwedeng magbili. Okay? So merong mga nagbibenta, binabagsak doon, consignees, tapos kukunin na lang nila. Yung mga hard-to-find stamps na kahit dito hindi nyo makita, may makikita kayo doon na mas mura. Kasi pag bumili kayo online, mahal. Halimbawa, may isang stamp doon, parang binibenta niya ng 300, nakita ko lang na 65 pesos sa Merriam-Webster. Ito lang kasi yung alam namin. Dati yung Uniwide sales, meron. Wala nang Uniwide sales. SM, they don't carry such. Or, you could go to stamp dealers. So every exhibit, meron dito. Alam ko si Ma'am Josie, parang may araw yan. Tuesday, Thursday, naglalagay siya ng pwersa dyan from mga 9 a.m. to 4 p.m. Nagbibenta siya ng stock. So kung pwede kayo pumunta dito, I'm not sure about the other postal office. Now, yung sa auctions, kung pwede rin doon. Mas mura yun. Halimbawa, yung stock na 100 pesos, pwede nyo mabili ng 10 pesos, 20 pesos, depende sa kung sino magbibid. Okay? So, bidding yun. Or, kapag meron tayo nito, just like last year, nung nagkaroon tayo ng ASIAFEX, we have stamp exhibitions or shows. Kadalasan, merong mga nagbibenta rin ng stamps doon, use stamp, mint stamps. Now, the second one are the used stamps. So, syempre, medyo mahal kasi yung mint. So, doon muna tayo sa used. So, saan tayo kukuha niyan?
Start tayo na mystery hunt. Especially kung yung family ninyo eh may hindi makipagsulat. No? Yung sa parents ko noon, kasi yung mom ko nag-work sa travel agency, so mostly ang stamps ay US, Hong Kong, Australia. Tapos yung tatay ko naman nag-work sa seminaryo, eh German yung seminaryo. So lahat ng stamps, Germany. So kaya yung collection ko, yung apat na bansa na yun, plus the Philippines. Okay. So, malalaman ninyo na may mga family kayo na ay ang dami palang sulat. Tapos yung sinabi ni Renz kanina, kapag nasa sobre, huwag nyo muna tanggalin. Tignan natin. Baka kasi yung sobre na yun, importante, kasi mas mataas ang value ng stamps, ng used stamp, kapag nakadikit pa siya sa sobre. So mamaya kung mapapansin nyo dito, meron kayo makikita ang mga envelopes, meron mga stamps. So bakit hindi siya inaandes? That's the reason. Okay? Or, kung pwede kang magtanong sa kaibigan, sa relatives, so ako na sa office, lahat ng mail, kung nare-receive ng mail, akin na lang yung sobre. Tinatapon naman nila yung sobre. Kaya sa mga ano, sana meron pang gumagamit ng staff. So, that's why ako, ay, hindi ko gumagamit ng meter. Mas gusto ko yung stamps. And ito, usong-uso to kahit sa abroad. You can ask everyone when they go on a trip. Pag kung alam mo, may kakilala kayo ba? Biyahe punta Hong Kong. Madalhan mo ako ng postcard, madalhan mo ako ng sobre na may staff. Kahit ko lang naman yung silang. Sobre lang sa may staff. Nagaling doon. So that's one. May iba naman, meron tayong ano, if you have heard cross-posting ba yun? Post-crossing, baliktad. Yung post-crossing kasi, ang idea naman yan, kapadala ka ng postcard, makaka-receive ka rin ng postcard from different persons. Okay? Si stamps, ganun din. Meron kami yung listahan, yung pangalan na nasa taas, padadala ka ng stamp. Susulat mo yung pangalan sa baba. So, continuation. So, I was able to receive some also. Swerte kung ano. Galing pa sa iba-ibang bansa. That's one strategy. Or you can buy the used stamps from Merriam-Webster. Okay, so pwede puntahan nyo. Now, how do I get used stamps off the envelope? So ito yung isa. Akala nung iba, basta tanggalan. No? So medyo ma-argue po tayo pagdating sa stamps. Muna, kailangan natin white paper or newspapers, pero hindi po pwede yung colored, yung magazine. Hindi pwede yun. Eh? For white papers, kung pwede yung natin doon, yung paper towel. Yung paper towel, no? Kung pwede yun, yung roll. Shallow pan with lukewarm water. So dito gagamitin yung pan. Scissors, tongs, and a very heavy pen. Okay, step one. You need to cut. So kung sa tingin ninyo, itong stamp na to, sa sobre na to ay hindi naman ganun ka-importante, pwede natin tanggalin. So you need to cut the stamp off the envelope, pero magbigay kayo ng margin. At least 1 centimeter margin. Okay? Around the stamp. And then, you need to put the stamp in the lukewarm water. Hindi malamig, hindi mainit na mainit. Okay? Lukewarm lang. Parang pandigo lang. No? And soak it for 3 or 4 minutes, depende. No? Minsan, ang gagawin ninyo, yung sobre, aalog-alogin nyo using these stamp tongs in order to loosen the gum between the stamp and... So, shake occasionally. So, after a while, the paper will sink, so may iwan yung stamp. Tapos ang gagawin nyo ngayon is to put the stamps using a tongs, get the stamp, put it face down dun sa paper towel natin. Dry a little bit. Okay? So pag sa tingin ninyo medyo dry na siya, kung pwede nyo na siyang ipitin, okay, sa isang libro. Okay? Pwede nyo taganan ng libro. Ang style ko naman, kumukuha ko ng plastic, pali dalawang plastic, isa, then I put a stamp, and then I put another plastic. Just in case, hindi siya dumikit sa, kung merong pang excess
moist, hindi siya didikit doon sa papel ng libro. So, iipit ko siya sa loob, tapos kinukuha ko lahat ng mga libro namin, dictionary, encyclopedia, gano'n dyan, kasi mas mabigat yun, okay? So, it is safe to store the dry stamps, so kung temporary pa lang, pwede mo ilagay sa sobre. So, kahit anong sobre, yung Manila envelope po pwede yan, okay? Or po pwede sa stock po. Now, how do you take care of the stamps? Familiar yung mukha. Sino nakapanood ng Mr. B? Diba? Siya yung mother, no? Okay, so you need to store your stamp album or your stamp book in an upright position. Just like a book. Ang problem kasi natin, pag pinahiga niya siya, ang tendency, magdadagan na ng weight kahit gaano pa kagaano na siya ibabaw niya at itikip lamang yung stamps doon sa mismong ano. Now, kung nakalagay naman siya upright, ang mali naman natin, kino-compress natin masyado. So, same concept, masyado yung masikip, masyado yung iniipit, didikip yung stamps. So, medyo cutting loose naman. Now, if your stamps are out, kumbaga gusto nyo ipakita sa iba, you can put it in the envelope, okay? Or sabi na natin, pwede ilagay sa stock book. Now, may mga stock book na... So, kaya dito, mapapansin nyo itong stock book niya, meron siyang isang parang papel. So, walang plastic ito. And the only protection ng stamp will be that paper, yung wax paper niya. Merong iba naman na stock book nakalagay sa isang parang clear folder. Okay? So tatanggalin niyo siya sa plastic. So mas maganda yon kasi pag naalog-alog yung stock book, hindi ma, kahit malaglag yung stamp, hindi siya malalaglag from the album. Okay? Now kung for permanent storage, pwede kayong bumili na stamp album. Now, some stamp album, like yung sa akin, ang ginagawa ko, I made it simple lang, galing siya sa isang website, you can freely download it. Merong isang website may bayad, pero may work around para makuha yung album. Yun nga lang, walang info. Konti lang yung info niya. So, hindi kaya nito mapapansin niyo, merong explanation tungkol sa yung stamps. Okay? Now, where do I get my album pages? So, unang-una, you can make your own album pages. So, maraming website online that you could download a page and print it. Pero ang kailangan ninyo, anong klaseng papel ang gagamitin? Kailangan natin ng hindi, ng medyo makapal na papel. So, pwedeng Oslo paper, pwedeng drawing paper, medyo matigas yun. What I use ay itong brand na to. Works. GSM 200. Although yung 90 pwede naman, pero medyo manipis pa yun para sa akin. So I use the GSM 200. You can buy this at National Bookstore for 10 sheets, isang set. Mga 25 pesos to 30 pesos. Pero may nalaman ako, kung malapit kayo sa Pandayan Bookshop, familiar kayo, Pandayan Bookshop. Nagbibenta sila niyan by rin. 100 sheets for 195 pesos yung last na bili ko. 195. So, kung imagine nyo, kung 10 pieces yun, 1950 lang. Mas mura kaysa sa national. So, I buy one from Pandayan. I'm not sure dito sa Recto or sa Quiapo area kung merong nagbibenta ng ganito. Ayan si ma'am. So, Pandayan. So, marami niyan. Ang mga teachers, alam na alam mong Pandayan Bookshop kasi may libre sila dyan. So, you can also buy album pages at your local stamp and hobby store. For now, Pinposes don't have one. Pero binigyan ako ng idea. So, magpo-consign it. And then, itong klase, yung binibenta sa may times 30. Okay? This, I think, is around 800 pesos.
Yung kaya ipakalaki, medyo malaki siya. Pero meron din silang maliit, that's 285, and then there's also one around 450. Now, how do I mount my stamp? So, ito yung sinasabi natin, how do I, kung gagawa ka ng album, paano ko siya ididikit? Paano ko siya ilalagay sa album? So, kung hindi tayo gagamit ng stack book, ha, kasi ang stack book, ini-insert lang. So, pag album, you can use the hinges. Yung hinges ay isang papel na hinati sa dalawa. Yung short edge, yun ang ididikit nyo kay stamp. Yung longer edge, yun ang ididikit nyo kay album. Not the other way around. Okay? Kasi iniiwasan natin ma-damage. Pero ang advice, gagamitin lang ang stamp hinges kapag use ang stamp. Paggamit na siya, iwasan natin gamitin sa mint or sa mga unused stamps. Kapag mint ang stamp ninyo, we advise that you use the mounts. So, napansin nyo ito, no? Mas maganda siya. Yung mounts, merong black ang likod, merong white ang likod, depende sa style ninyo. It protects the front and the gap. Okay? So, kasi nga pinipreserve natin, ito ay hindi pa nagagamit. Pero, please take note na hindi porket mint, mas mahal ang value kaysa sa use. Hindi po ganon, no? Although, yes, medyo mas mataas ang konti yung value ng mint, pero hindi lahat ng mint ay mataas ang value. There are some stamps na used na mas mahal siya pag used kaysa sa mint. Especially kung yung mga stamp may error. May mga mali. Gaya niya, may makikita kayo dyan mamaya, sinabi lang ni Renz last Thursday, merong mali ang spelling. Pero publicly available, binibenta pa rin ngayon at ginagamit pa rin ngayon. Hindi pa pinupula. So, pag ganun, mas gusto natin yung use na nagamit. Okay? Now, what makes some stamps better than the others? Okay, so kung bakit kaya maarte ang mga stamp collector? Okay, unang-una, tingnan natin kung paano siya naka-center. Mapapansin niyo yung dalawang stamp, yung isang stamp na nasa kanan, masyado nang nasa gilid. So, mas less ang value niya kaysa dito sa stamp na nasa kaliwa. Okay? Also, yung cancellation. Mapapansin niyo sa kinansel yung mismo mukha. Yung isa naman, konti lang. So, mas mataas ang value mo sa kaliwa kaysa nung nasa kanan. Now, iwasan natin yung creases. Minsan kasi yung sobre, pag pinapadala na natutupi, so kaya niya, no, nag-iiwan siya ng creases. So, it puts less value in the stamps. Iwasan din natin yung mga nawawalang corner. Gaya niyan. Minsan, pag meron akong stamp na ganito, tapos kahit luma siya, pero ang dami naman nila, tinatapok na. Pero may iba na po, collector rin naman ito. Pero yung iba talaga na one of a kind, meron ako isa, 1920, hindi ko may tapon kahit na may tingot kasi ang value niya, nasa $5 ang isa. So, medyo wag na rin, mahirap. Okay? Or gaya nito, no? So, titingnan nyo yung ngipin sa gilid, baka nawawala, nagkukulang. Iwasan din natin yung madumi na stamp. So, gaya dito, mapansin nyo yung parang orange. So, may marka. So, kaya hindi natin hinahawakan. Actually, kahit use, hindi namin hinahawakan ng kamay. Kailangan gagamit ng tongs. Iwasan din natin ang rips or mga butas, so gaya nito, no? Mapapansin niyo yung stamp pag medyo manipis na, i-ano niyo sa ilaw, may magkaiba yung ilaw na lalabas, no? And then yun, no? May bungi. Now, dito niyo magagamit yung magnifying glass. Okay, so kaya yung gusto ng magnifying glass is that it can help you see the condition of your stamp. It can also show you mga bagay na hindi nyo nakikita ng naked eye. Yung medyo masakit sa mata na. So, even the details, the design details, makikita nyo.
Now, this is different. Baka akala nyo, ay, pangit na yan, tatapo ko yan. Hindi po, iba ito. Okay? Ito yung iba't ibang paraan ng pag-cancel ng stamps ng mga nakaulang ng panahon. No? Like, meron tayong rotary cut, nakat nila yung gilid, parang ano. Okay? So, iba naman yan. Hindi yan damage, talagang stamp. Yeah. Okay, final question. What else can I do? Stamp trading, that's the number one. So, connect with other collectors, discuss, exchange stamps. Okay? Now, it is also a good idea to collect other stamps. Gaya ko, gaya niyan. Yung mga pinamimigay ko, bumili ako sa eBay ng lot, meron lang ako isang stamp na kukunin. Anong gagawin ko dun sa iba? Ipamigay natin. So, ganun minsan. And then remember, research and think about the kinds of stamps that you would like to collect. Are you interested with, may isa gusto niya buildings, may isa gusto niya bridges, okay? Save the stamps off the envelopes, okay? So tingnan niyo yung mga stamps sa envelope, pwede ba ito itabi as envelope, pwede ba siya as stamp na lang, okay? Find the equipments that you will need, plan your album, mount your album, and have fun and enjoy your collection. Normally ako, I start my day, itong stamp break, simula ko ng magang pagising, stop. Tatapos ang mga alam ko na nung madaling araw, sa pagising yun rin. Nag-ano lang. So, kada purchase ko, imamount ko lang sa album, ikakat ko siya. Okay? Other sources that you can use, you can visit the website of PhilPost. Meron itong section on philately. So that's the term that we use in the study of stamps and stamp-related items. Okay? You can also go to the website of the IPPS, the International Philippine Philatelic Society. Nasa US ang base nila, pero meron tayo dito membership sa Philippines. They issue mga journals. Karamihan sa mga members na nagre-research, pinag-aaralan nila ang postal history, pinapublish nila yung mga papel. So, pwede nyo puntahan yon. And, National Postal Museum ng US, Smithsonian. This was just recently opened. Okay. So, may mga information din about stamp and stamp collecting. Lean's Stamp News. Okay. Isa na lang to sa mga newspaper about stamps na existing kahit online. And, I was able to find a site last night, yung Stamp Album Professional. Actually, ang binibenta niya, software na magkakatalog ng stamp niya. Pero ang ginawa niya, naglagay siya ng isang section kung saan pa kayo pwede makakuha ng info. E medyo mahaba yung listahan. So, puntahan niyo na lang yung website. Okay? And with that, thank you for listening and I hope you learned something.